Mula sa Egypt, kilala na natin ang Diyos na nagbibigay ng hatol mula sa mga makakasalanang mga tao, ang nagbibigay ng hustisya at nagdedesisyon kung saan mapupunta ang kaluluwa ng tao sa oras ng kamatayan nito. Kilalanin natin si Mara. Si Maat o Maat ay mula sa ancient Egypt na konsepto ng hustisya, katotohanan, balance, order, harmony, law, morality at justice. Ang pinakaluma at pinakamatandang record na patungkol sa diyosang ito ay nagmula pa noong Old Kingdom ng Egypt. Ito ay makikita mula sa Pyramid Texts of Unas na nagmula noong 2375 BC Common Era hanggang 2345 BC Common Era. Kahit si Maat ay kinikilalang isa sa pinaka-importanting deity mula sa Egypt, ito'y walang templo at walang opisyal na kulto. Iginagalang lamang ito mula sa isang maliit na shrine na makikita naman sa templo ng mga Diyos. Ang mga tao ay kinikilala si Maat base sa kanilang pamumuhay. Mula sa turo nito at kung anong regalo ang kanilang matatanggap sa pagpunta sa shrine nito. Ayon sa mga historian, si Maat ay isang cosmic princip na kung saan naging dahilan parang isang tao at ang isang Diyos ay mabuhay. Si Maat ay kinikilalang anak ng sun deity na si Ra at ang asawa nitong si Thoth, nag-god of moon. Si Maat ang magdedesisyon kung ang isang tao ay magkakaroon ng magandang buhay sa kabila nitong buhay. Mula sa pagkikilos ng kaluluwa ng mga tao gamit ang kanyang pakpak na kinikilala namang Feather of Truth. Si Maat ang personification ng cosmic order at representasyon ng kapayapaan sa buong kalawakan. Mula sa kultura ng mga Egyptian, ang lahat ng bagay ay mayroong dahilan kung bakit ito nasa mundo. Kasama na dito ang relihiyon, ang society at maging ang pagbabago ng klima. Si Maat ang kinikilala nagpapanatili ng order at balance ng mga ito. Dahil ang mga Egyptian ay nangangailangan ng paliwanag sa lahat ng pangyayari sa kanilang paligid. Si Maat ang nagpapanatili sa pag-ikot ng mundo, sa paggalaw ng bituin mula sa kalangitan, sa pagbabago ng panahon at pagpapanatili ng order mula sa kalangitan at sa mundo. Kinukonekta siya mula sa ancient law ng Egypt. Mula nga noong 5th Dynasty taong 2510 hanggang 2370 BC Common Era. Ang mga mataas na opisyal na responsable sa hustisya mula noong panahon na iyon ay tinatawag na Priest of Maat at sila ay nakasuot ng kasuotan na mayroong imahe ni Maat. Noong unang panahon, ang chief judge na nagdedesisyon sa hustisya sa Egypt ay kinikilalang tinataglay ang espiritu ni Maat. Ang chief judge na ito ay mayroong dalawang gawain. Una ay ang pagiging priest at pangalawa ay pagtatrabaho mula sa korte bilang isang judge. Ang Priest of Maat ay sisimulan ng hearing sa korte sa pagbubukas ito ng kanyang pakpak na suot habang ang iba namang mga court official ay nakasuot ng maliliit na gintong imahe ni Maat. Ang dila ng priest na ito ay inuukitan gamit ang kulay berdeng kulay. Ito ay inilalagay ang pakpak na mayroon si Maat para masigurado na ito ay nagsasabi ng totoo. Ang priest na ito ay magbibigay ng hatol sa mga tao base sa kanilang nagawang kasalanan, mula sa pagbabayad ng pera hanggang sa pagbitay. Ang pagiging tamad, pagiging matakaw, injustice, ungratefulness, pagiging sinungaling at pagkakaroon ng inggit ay kinikilalang kasalanan noon. Ang napatunayang guilty ay binabastos ang espiritu ni Maat at ang mga ito ay nagkakaroon ng panibagong parusa sa underworld habang nagaganap ang seremonya ng pagkilala sa kasalanan nito mula sa Hall of the Two Truths. Isang libro kung saan nakalagay ang mga practical guidance kasama na din ang mga halimbawa at ilang mga rules na kailangan gawin sa pagbibigay ng mga law o mga batas. Mula naman sa Book of the Dead, dito nakasulat ang mga kasalanan na kinikilalang against kay Maat. Kailangan itong isulat sa libro dahil ang kasalanan na ito ay hindi dapat mapatawad. Si Maat ay inilarawan bilang isang dalagang babae na nagtataglay ng magandang itsura. Kadalasan ito ay mayroong hawak na scepter, habang sa kabilang kamay naman ay hawak ang ankh. Ang dalawang bagay na ito ay may mahalagang simbolo at kahulugan sa Egyptian. Ang scepter ay kinikilala namang simbolo ng eternal life. Mula sa iba pang larawan, si Maat ay kasama ang kanyang pakpak sa magkabilang kamay. Kuminsan na mayroon din itong balahibo ng ostrich na nakalagay sa kanyang ulo na kinikilala naman bilang Feather of Truth. Base ang bigat na kanyang nararamdaman mula sa kanyang pakpak, ang bigat ng kasalanan ng isang tao.
Kung ikukumpara natin sa Greek mythology, kinikilala ang goddess sa Themis. Si Themis ang kumakatawan sa divine at natural law, order at justice sa kanilang mundo. Katulad na lamang ni Matt, ang law at order ni Themis ay konektado sa pamilya at sa komunidad. Si Themis ay taga-protekta ng mga naaapi at promoter ng pagiging mabait at matulungin sa kapwa. Mula sa mga Diyos o mga deity noong unang panahon, ang mga itong naging dahilan para mga tao ay mamuhay ng tama at mayroong takot sa kanilang mga ginagawa. Kung tayo ay titingin sa panahon ngayon, binabaliwala na lamang ng mga tao ang kanilang mga ginagawa, masama man ito o mabuti. Ang mga tao ngayon ay halos wala ng takot at masyado ng matatapang. Kahit nga hindi tayo naniniwala sa mga ganitong Diyos o kahit sa anong relihiyon na mayroon sa mundo, matuto tayong mamuhay ng mabuti at ng isang tunay na tao. Hindi tayo mga hayop na hindi alam ang maaaring maging resulta ng ating ginagawa. Kailangan nating mamuhay ng mabuti at mamuhay ng tama.